Hindi, siguro, ano, hindi kami nahirapan with Henry kasi nga, galing na siya sa dalawang beses siyang galing ng Pinas. Mm-hmm. Kumbaga, alam niya na kung ano yung ugali. Plus, yung grupo naman is, siya lang din ang mag-gel sa amin. Uh-huh. And very open si Henry, kaya ano din kami, kumbaga, naging smooth din yung transition namin. Mm-hmm. Well, naalala ko dati, Henry Walker was known for yung leadership niya. Mm-hmm. Tapos yung drive niya. Mm-hmm. Nakita mo ba yun? Oo. Kahit sa practice, nagagalit siya pag hindi ginagawa ng tama. Mm-hmm. And sa akin naman sa ano, sabi ko, parang kumbaga ako sa ano, sarili ko na kung yung import natin ganito, maihiya ka kung lulukohin mo yung isayo eh. Mm-hmm. Di ba? As a local eh. Kasi ito yung import natin. Ito, kinuha natin to para ipanalo tayo. And kung ganito yung attitude niya dito, eh mahiya tayo. Kumbaga. Oh, and speaking of that, no, sabi nga ni Coach Chris that you had the first game day jitters. Yeah. Pero nung nakita niyo yung aggressiveness ni ng import ninyo na si Walker, parang nabuhayan yung team ninyo. So what do you think yung nabibigay ni Walker sa team ninyo aside of course from the points? Ang sabi mo din, 'di ba? Leadership and also yung nagagawa niya sa team ninyo. Hindi siguro yung ano lang, yung type of player that he is na talaga makikita mo kung gaano siya ka-professional. NBA galing yon, and talagang ano siya, parang kumbaga, wala kang necessary na makikita na negative sa kanya when it comes dun sa laro. Mm-hmm. Na talagang yun lang, pag nabuprustrate lang siya minsan, lalo na pagka yung alam niyang libre siya na hindi mo napasahan. Pero yun nga, siyempre, kanya-kanya kayo ng kumpiyansa sa katawan eh, na parang, oh hindi ka, titira ko to. Parang kumbaga, kaya yun din i-remind ko sa kanila, sabi ko, feed natin yung import natin. Mm-hmm. Kaya natin kinuha yan para umiscore ng ano. Uh-oh. Diba? Kumbaga yun ng ano. Kasi ako yung ganun mentality ko eh. May import ako. Ay, nisa yun na yan. Kumbaga ako, pahirap ako sa sarili ko, diba? Kasi yun na yan. Okay, walang problema. At hindi mag-aaway. Yun yung nagiging problema niya with the young guys na parang kumbaga, syempre, yung kumpiyansa, binigyan ng kumpiyansa ni Coach Chris na, o sige, akin to. Parang, yun yung ano ko, yun yung niramig sa kanila. Pag merong chance, bigyan natin sa kanya. Yeah, absolutely. You know, you actually mentioned it eh, the young guys, and looking back at yung development nila, si JV, si Ray, it feels like they're coming into their own eh. Parang hindi na sila bata eh. Do you see that yung sa group? Wala na. Kumbaga, on the early stage of their career, masasabi ko na ano na sila, one of the veterans sa grupo namin. Na bata akong titingnan, pero kaya nilang konting tulak lang na ano, pwedeng maging leader ng grupo din eh. Pwedeng maging, kumbaga, to look up eh. If leaders na sila ngayon, may mga rising stars, yung mga rookies, medyo rookies pa sa team ninyo, no? With the likes of Wong, Karakot, with the likes of Assist You as well. Ano yung masasabi mo sa development? Ano pa ba yung expectations o kailangan pa nila gawin para sa team ninyo? Hindi, siguro ano lang. Alam nila kung how i-handle yung game ng ano talaga. Kasi yung game naman, alam mong pressured eh. Pero kapag yung pressure sa game, na-handle mo yun ng maayos. Like, last game namin, si Alex. Doon mo makikita how veteran Alex is. Yeah. Hindi siya ganun kabilis, pero sobrang effective. Yun yung, kumbaga, example na, hindi, pwede, ito pwede mong gayahin. Mm-hmm. Yun ang maano mo sa kanila. Kasi hindi naman ako point guard eh, nagpapanggap lang ako eh. Diba? Akin yung magdadala ng bola kung ayaw nyo. Maraming ganun lang eh, pero wala ako sa ano ng pagiging gwardya talaga eh. Mm-hmm. Ano lang ako, gayahin nyo si ganito. Tingnan nyo yung tips lang, yun lang ang sa akin. Uh-oh. Alam mo, one of your championships was one import-laden conference. So, you know how to work with yung mga imports eh. And syempre, when you look at the younger players, you mentioned it a while ago, kailangan nilang i-feed yung import, get him going. Mm-hmm. Malaking adjustment ba yun? Siguro on dun sa mga medyo mataas yung kumpiyansa na mga bagets. Kasi ako nung, kay coaching ako, ganito lang ang role mo. Ganun lang kami. walang komplikasyon, walang pahirap. So, talagang kami, pagka, yun yung inaanok sa nila, pag mainit yung import, bigay natin sa kanya. Hanggang sa sabihin niya, kayo naman. Kasi magsasabi yun na, guys,
Pause muna. Kayo naman. Yeah. Doon ka naman mag-take over. Well, Bo, now you have a good mix of young players, of veteran players, with you and Gabe Norwood. Yung last championship niyo actually in the Governor's Cup, last 2012 pa. Uh-huh. And if I'm not mistaken, no, parang ikaw na lang tsaka si Gabe yung mga active players sa lineup na yun. So, ano ba yung recipe? Ano ba yung tamang dapat na gawin para makuha niyo yung kampeonato ulit this Governor's Cup? Hindi, siguro, ano, staying healthy. Staying, yun, isa din yun eh. Staying healthy all throughout the elimination hanggang sa playoffs. Kasi pag may injury kayo, masisira yung rotation eh. Lalo na pag yung, ano ka na eh, pag yung nasa, yung nasa na-injuries yung veterano mo or yung talagang may ginagamit. Doon, yun ang magiging problema. Mm-hmm. And noong 2012 kasi, puro kami bata. Yeah. So hindi namin hinihinda. Parang kumbaga may masakit sa akin, hindi, kailangan natin to, ano to. Kumbaga, pag nanalo tayo dito, bukod sa bonus, nandun tayo, nanalo tayo ng Governor's Cup, ano, di ba? Yun ang motivation. Oo, kasi, yung lineup namin, si Paul, si Jeff, ako, si JR Kenyahan, so, mga ano talaga kami, kumbaga, halos first-timer kami sa finals noon. Kaya yung init namin, sabi ko, sige, laban tayo. Sino veterano niyo noon? Wala. Kayo lang? Oo, oh, okay. Wow, grabe. Very young team. Puro bata. Oh, for sure.